Guys, magandang araw. Kayo nagbabalik sa aking channel. So ngayon guys, gusto ko lang i-share sa inyo ang tuwang-tuwa ako nung time na binigyan ako ng puhunan ng amo ko. So hindi ko siya babanggitin kasi wala akong permiso na ano, kasi ayaw niya nang ano. So ganun guys, binigyan ako ng puhunan, maliit lang naman. Pero maliit o malaki, wala sa laki, wala sa maliit na halaga ang tiwala ng isang tao. Tuwang-tuwa ako kasi may tiwala siya sa akin na binigyan niya ako ng puhunan dahil nagtiwala siya sa akin. Yung tiwala is malaking bagay na yun para sa akin dahil masaya ako kasi may nagtiwala sa akin ng ganun. Kaya guys, maliit man o malaki ang na ano sa iyo ng isang ng kapwa mo, is ang importante doon ay napagkatiwalaan ka, binigyan ka ng ganyan kasi nagtiwala siya sa iyo. Yun ang isipin mo, na yun ang pahalagahan mo sa kapwa mo o sa kapwa natin. Kasi ako guys, talagang tuwang-tuwa ako, walang mapaglagyan ng tuwa ng time na binigyan ako ng puhunan ng amo ko. Maliit lang naman, nasa mga 3,000 pesos ganun. Kasi ano ang ginawa ko is magtinda ng load dito sa loob lang ng bahay. Ang customer ko lang ay sila lang din, yung amo ko, yung asawa ng amo ko, yung mga anak nila, sila tsaka kami, tsaka yung mga kakilala ko sa labas, pwede ko na rin nirekomenda sa kanila na may load kami. O yun, hanggang sa dumami ng dumami. So, naglulod na ako sa labas, pero hindi pa din yun na ano, kasi ayun na nga, nakapagbenta ako ng load habang nangatulong ako, nasa loob ako ng bahay, pero may sideline ako na extra income, extra kita. So, talagang malaking tulong na sa akin yun, malaking bagay para sa akin ang ginawa ng amo ko sa akin, na yung pagmamalasakit niya sa kasambahay niya ay talagang damang-dama ko. Dahil sa isang katulad kong katulong, bihira lang talaga yung gano'n na, ayun nga, may nagtiwala. Basta ang tiwala ng isang tao guys, wala man sa maliit o malaki, ang importante pahalagahan natin. Nasa atin na lang kung paano natin pahalagahan yun. Wala sa malaking halaga, wala sa pera, wala sa ano, basta tiwala. Tiwala ng isang tao sa atin ay napakamalaking bagay na yun. Kaya, yun guys, sinishare ko lang kasi katulad ng mga, katulad ko na mga kasambahay, huwag kayong mawala ng pag-asa. Talagang kung determinado kayo at may pangarap kayo sa buhay, maging porsigido lang kayo, masipag, matyaga, basta may pananalig lang sa taas, lahat ng ninanais nyo po ay makakamit nyo po yan sa tamang oras at sa tamang panahon. Kaya basta wala kayong tinatapakan na tao at alam nyo ang mga ginagawa nyo ay tama, wala namang perfecto, pero at least may naggabay sa inyo kung paano kayo magdesisyon ng tama at gumawa ng tama. Yun, kasi ako kasi guys, habang nandito ako, ng dalaga pa ako, ni kahit singkong duling na makikita ko sa kwarto, sa mga bulsa ng mga pantalon nila, sa mga damit nila, ay niwala akong ginalaw, kundi iniipon ko rin siya sa isang tabi. May lagayan din ako sa isang tabi na iniipon ko siya doon. Bawat pulot ko ay iniipon ko sila doon hanggang sa dumami-dumami. Ayun, siguro, hindi ko alam kung anong-ano. Basta, yun, kahit kasi nga, bago ako nangatulong or bago ako, dati pang bata pa lang ako, nag-working student na ako, ang tanging sinasabi at tanging tinatandaan ko sa panganay naming, panganay kong kapatid, yung nakakatanda sa amin, sabi niya sa akin, kahit saan ka magpunta, kahit ano pa man ang ginagawa mo, anong trabaho, magiging anong trabaho mo, ni singkong sintimo, wag na wag mong gagalawin. Kasi ang tiwala ng isang tao ay wala sa malaking halaga, wala sa maliit na halaga, kundi pag ginalaw mo yan, pag ginumit mo yan, pag inumit mo yan, isa lang ang masisira sa'yo, ang tiwala ng isang tao. Maliit man yan o maliit man yan na halaga o malaki, once nanakaw mo yan or
na omit mo yan, isa lang ang ibig sabihin nun. Nagnakaw ka na, nang omit ka na, syempre masisira na ang tiwala ng kapwa mo sa'yo. So guys, sana ay may matutunan kayo na sana ay huwag tayong magpadala sa mga tukso sa paligid na oo, talagang kailangan natin ng pera, kaya nga tayo nagsisikap eh. Pero hindi tama na sabayan natin ng masasamang gawain. Dahil ang tamang may pangarap at tamang nagpursige sa trabaho ay gagawa at gagawa ang sa may taas na para sa'yo at makadesisyon ka ng tama para sa bukas mo. Yan lang. Thank you!